Meron po tayong nabasa na isang komento ng isang Batikang manunulat din. Okay, kiniklaim na lang si Christopher Min na veteran. Matagal na siya sa industriya bilang manunulat at komentarista rin. Pero, my God naman, sa halip na mapayabong at dumami yung positibong impact or lumawak yung positibong impact ng ginagawa ng isang Christopher Min sa kanyang mga programa, abay kabaliktaran. Nagiging paurong, marami siyang pinapaaway, pinapasabong, okay? At nagiging bad talaga yung impact or influence ng kanyang mga pananalita, ng kanyang programa sa mga kababayan natin. So meron pong isang batikang manunulat at ito yung kanyang komento nga sa mga atake ni Christopher Min, hindi lang po kay Vice Ganda, pati na rin po sa grupo ng LGBTQ+ community. Alright, na nananawagan na i-kick out na si Christopher Min sa TV5 or Kapatid Network. Nakikinikinit ako, posible talagang mangyari yan dahil nagsani puwersa ngayon ang kampo ng LGBT+ or LGBTQ+ community at syempre yung mga fans ni Catherine Bernardo dahil matindi po yung banat niya netong si Christopher Min kay Catherine Bernardo. Okay, ito yung mga taong... Okay, sabihin na natin, merong mga kalaban ng ating bayan. Alam niyo na kung sino yung mga yon. Ito yung nakikita ko na pampagulo sa ating lipunan. Salot sa ating bayan. Yung mga katulad na ito. Okay. Sabi ng isang manunulat na hinahangaan din natin, Christopher means tirade as an attack or is an attack, not just against Vice Ganda, but against our trans sisters and the whole LGBTQ+ community. Abay, syempre, to the rescue or to the defense. Humanap ng depensa ito si Christopher Min. Nakuno nga si Vice Ganda lang yung kanyang inaatake. Tanggap niya ang komunidad ng LGBTQ+. Abay, huli na po sa mga binitawang salita na ito si Christopher Min. Naninino ka eh, di ba? Akala mo ikaw or sa'yo lang umiikot yung mundo. Ibalik natin yung kanyang sinasabi na kuno nga ay kay Vice Ganda or feeling ni Vice Ganda ay sa kanya umiikot ang mundo ng marami sa mga kababayan natin. Hindi po, ikaw ang gusto maging sentro ng atensyon. Pero ang ginagawa mo, mga negatibong bagay. Hindi mga inspiring na gawain. So yan po, talo. Matatawag ko na talo ikaw sa aspetong yan. Sabi pa, atrasado ang utak ni Christopher Min. Totoo, atrasado. Diba, veterano na, alam natin. Pero paurong eh, sa halip na habang tumatagal ay nag-iiwan siya ng isang magandang impression at legacy sa mga taga-suporta, taga-subaybay niya. Pero hindi, nagiging negatibo talaga ang dating. Nagiging bad influence ang dating natin si Christopher Min. Yun nga, sabi dito, hindi na nakasabay sa mga o sa pagbabagong panlipunan ng isang katulad natin si Christopher Min. Tumatanda na paurong. That's the right term. Tumatanda po talagang paurong. Yung feeling niya, ang galing-galing niya, yung kanyang mga ataka, yung kanyang mga tirada na or mga linyahan na kuno ay makahulugan. Diba? Meron siyang linya na pag ikaw ay bumaba, patungkol to kay Vice Ganda, nagta-travel ka, pag ikaw ay bumaba at umihi ka patalikod, ang sasabihin daw sa'yo ay, hoy, humarap ka, huwag kang traidor. Ano yun? Anong kaugnayan ng linyang yan sa usapin or sa pagiging talamak mo sa pagpapakalat ng kasinungalingan sa mga tao o tungkol sa mga tao na hindi mo napakinabangan o hindi ka nakikinabang sa mga pagkakataong ito. Di ba walang kaugnayan? Kaya talagang makikita natin, paurong, tumatandang paurong at mukhang may problema talaga etong si Fermin. May saltik nga daw, sabi ng mga netizens. Good luck.